Sinimulan na ni Mila na isidu si Carlos at nagtagumpay naman siyang mapansin nito. Sa pagmamadali ni Milang makababa ay nahulog ito sa hagdan na tiyempo namang paakyat si Aidan at nakita siya nitong gumugulong sa hagdan ay mabilis niyang tinulungan si Mila na makatayo. Nang mag-report ang mga tauhan ay hindi na nagpatumpik-tumpik pa si Carlos at agad na pinuntahan kung saang bahay natagpuan ang motor na ginamit sa shootout at sa pang-aagaw ng perang pambayad sana ni Feliz kay Hector. Sumama si Hector para makita niya ng personal kung sino ang malakas ang loob na tumira sa kanila. Ngunit wala naman silang naabutan sa bahay na pinasok nila pagkat pain lamang pala nila yun dahil nilihis nila Alexa, Max at Lala ang paghahanap na ginawa ng mga tauhan ni Carlos. Itinuro nila ito sa kabilang bahay na wala namang nakatira. Upang hindi na makapaghanap pa ang mga tauhan ni Carlos, ay tumawag naman si Lala sa police station at inireport ang mga tauhan ni Carlos na kunyari ay concerned citizen siya na uminit naman ang ulo ni Carlos nang asarin siya ni Leona na marami talaga ang gustong kumanti sa kanya. Sinabi ni Carlos na imbis na makatulong ay dumagdag pa siya sa iniisip nito. Naabutan ni Aidan ang pagsampal ng tatay niya si Carlos kay Leona at hindi nagustuhan ni Aidan ang nakita, buti na lang mabilis siyang pinigilan ni Leona na lumaban sa ama. Kinabukasan naman ay humingi ng dispensa si Carlos sa nagawang pananampal sa asawang si Leona. Dinalhan niya ito ng bulaklak at almusal. May regalo pa itong diamond necklace para kay Leona. Subscribe na mga kachika para laging updated sa mga susunod pang mga episodes.